Kasunod ng deklarasyon ng pagtalikod sa komunistang grupo ng New People's Army at pagbabalik loob sa pamahalaan, sumailalim sa 6 na araw na community healing ang 4 na sityo sa Barangay Maragatas sa Bayan ng Lupon sa probinsya ng Davao Oriental. Itinuturing na dating tagsuporta ng mga NPA ang 4 na sityo sa loob ng ilang dekada. Layo ng isinagawang community healing na mapalaya ang mga residente ng 4 na sityo sa trauma o masasamang karanasan na kanilang napagdaanan sa kamay ng NPA at sa maling mga ideolohiya na ipinasok ng komunistang grupo sa kanilang mga kaisipan. Ayon kay Edgar Dayang Hirang, Vice Chairman ng Provincial Task Force to End Communist Armed Conflicts, sa kabila ng pagbuhos ng mga government projects sa kanilang lugar, bilang suporta sa kanilang pagbabalik loob sa pamahalaan, hindi sapat ang mga proyekto para maibalik ang dati. Kung ang kanilang puso at isip ay hindi tugma sa nasa gobyerno, mananatili pa rin anya ang impluwensya ng mga NPA sa kanila sa nagdaang mga dekada. Kaya kinakailangan ang community healing dahil sa lalim ng sugat na naiwan sa kanilang puso at isipan. Pinangunahan ni Lola, isang dating miyembro ng NPA, ang community healing, na ngayon siyang namumuno sa People's Advocacy for Collaboration na naglilibot sa Mindanao. Naniniwala si Lola na ang pakikipag-usap at pagbabahagi ng mga karanasan ay isang paraan para gumaling at nang maramdaman muli ng mga dating taga-suporta ng mga komunistang grupo na sila ay parte ng pamahalaan. Ang healing process ay may sinusunod na 4 na doktrina. Una ay pagtanggap na sila ay nagkasala sa pamahalaan. Pangalawa ay pagtatapat ng kanilang mga kasalanan. Pangatlo ay paghingi ng tawad at pangangakong hindi na nila uulitin ang nagawang pagkakasala. At panghuli ay panunumpa ng katapatan sa watawat ng Pilipinas at konstitusyon ng pamahalaan. Ang community healing ay isasagawa din sa iba pang komunidad alinsunod sa President's Executive Order 70. Lucille Uren, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.